down to hope, love. I've searched high and low for you. Each day gets closer, so hold on stronger to me. And yeah, someday soon I'll find you. Someday soon. There's
one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together could never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Puso yung mga namba, pagkat wala na ang iba, puso'y nakapako na sa'yo ang aking sinta. Happy by my side, I promise to sing to you when all the music dies. We thank you for all the privileges of being in the body of Christ. We have to come together to watch the miracle of your love and the power of the Spirit work in the lives of these two people. We give you the praise, the honor, and the glory of the power of the Holy Spirit in our lives to bring us into this place of union with the Father, union with the Holy Spirit, and union with one another. We thank you, Father, Jesus, and the Holy Spirit. Isang maikling pananalita, tinatawag ko itong honoring the parents. And this is very important, lalo po sa ating mga Pilipino, na when it comes to family, when we talk about affinity in the family, grabe yung closeness. Minsan, ang kaisipan po natin, panag-asawa na yung ating mga anak, iiwanan na totally. Hindi ganun po ang Pinoy, hindi po ang ating tradition. Hayaan ko po itong dalawa magsalita ng isang pananalita bilang pasalamat sa magulang. Salamat, Nay. Salamat pa. Simula nang ipinanganak niyo ako, hanggang ngayon, palagi kayo nandyan sa tabi ko. Mahal na mahal ko kayo at alam niya ng Panginoong Diyos na utang ko sa inyo ang buhay ko. Habang buhay kong tatanawin at ipagpapasalamat sa Panginoon na kayo ang naging magulang ko. Kung ako ay magkakaroon ng isa pa uling buhay, kayo uli ang pipiliin ko. Salamat, Nay. Salamat pa. Mahal na mahal ko kayo. Meron po siyang regalo sa... Ma, marahil madalas di mo narinig sa amin ang salitang mahal ka namin in words, pero hiyaan mo sa oras na ito sabihin ko na mahal kita at mahal ka namin mga kapatid namin. Isang malaki at totoo at seryosong buhay ang tinayuan mo bilang isa mama namin mula nung high school nung wala si Papa. Talagang grabe yung iyong sakripisyo sa amin makapagtapos lang ng pag-aaral. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Di mo man to nababanggit by words, pero sa pinapakita mo sa amin, grabe yung sarap na nararamdaman ko ngayon. Ma,
Mahal ka namin, Ma. Mahal kita, Ma. Palakpakan po natin, Panginoon. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae, sila, dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Listen, Leonard. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay italaga ng Diyos matapos linisin sa magitan ng tubig at salita. Ginawa niya ito upang mayarap sa kanyang sarili ang iglesia na marilag, banal, walang patik at walang anumang dugis o kulubot. Dapat malin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong naumuhi sa kanyang katawan bagos ito'y pinapakain at inaalagaan gaya ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magkasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Leonard, do you take Sheila as your wife, as your own flesh, to love her even as Christ loved the church, to protect her and to care for her for the rest of your lives? I do, Pastor. Noon, Sandali lang. Anong tawag mo sa kanya? Honey. Gamitin mo ngayon yan. Merong part na ganun. Sige, go ahead. May belo, Pastor. Okay. Noon pinangarap kong at nanalangin akong mag-asawa sa edad na 25 or 26. I felt that it was the right time, right age for me, but for some reasons, God didn't allow it. In fact, there was a time in my life that I thought I would marry a foreigner. Yeah, I met some and it was fine, but I asked God bakit hindi nag-succeed. Years passed and time came when the Lord made up my mind. He told me through continuous prayers that I'm going to marry our very own woman, a Filipina. Yes, I've been through a lot of challenges, trials, pagkabigo, kalungkutan at panandaliang kasiyahan because of my wrong decisions. And napatunayan ko na finding someone is not really the proper one. It is actually waiting for the God's one. Now, in this very moment, isang hindi may paliwanag na saya ang tunay kong nadarama. Nasa harapan ko po ngayon ang babaeng kukumpleto ng aking buhay at pagkatao. Babae na handa kong paglingkuran as long as I live. Babae na tinuturing kong regalo mula sa Diyos at babaeng gusto kong makasama habang buhay. Honey, marahil may mga bagay na hindi pa talaga natin nakikilala o natutuklasan sa isa't isa, ngunit hayaan mong sa mga oras na ito mula sa aking puso. Ipangako ko sa iyo at sa harapan ng ating mga kapamilya, kapuso at kaibigan. Masayang-masaya ako dahil ikaw ang makakasama ko. And ang natatangi at tunay na bunga ng panalangin ko, ang nag-iisang soulmate ko, honey, mamahalin kita ng buong buhay ko. Paglilingkuran ng buong, ng lubos at buong lakas ko, magiging tapat na asawa at mabuting ama ng ating tahanan. Honey, tanda mo to. Mamahalin kita hindi dahil masarap ang mga luto mong ulam minsan. Mamahalin kita hindi dahil masarap, hindi dahil obligasyon ko ito sa'yo. Mamahalin kita hindi dahil natagpuan ko na ang tamang babae para sa akin. Mamahalin kita dahil ito ang tunay na tibok ng puso. I love you, honey. I love you. Sheila, do you take Leonard as your husband, submitting yourself to him as unto the Lord, showing reverence to him as the head of this union for the rest of your life? Yes, I do. Parang mas maganda yung bow niya. Honey, una sa lahat, nice kong sabihin sa'yo na salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal, pangunawa, sa lahat ng bagay, especially sa attitude ko. Dahil simula sa umpisa,
Talagang nahahasa ang salitang patience sa'yo pagdating sa akin. Nais ko ding magpasalamat sa'yo sa pagtanggap bilang ako at lalong-lalo na sa anak ko, kay Gabriel. Sa pagpaparamdam mo sa kanya ng pagmamahal ng isang tunay na ama. At alam ko na magiging mabuti kang ama sa kanya. Alam nating pareho na marami tayong pinagdaanan bago tayo nakarating dito, sa kinatatayuan nating ito, sa harap ng Panginoong Jesus at sa harap ng maraming tao, maraming nagpapapansin, merong mga tumaas ang kilay at hindi naniniwala sa atin. Pero by faith and by the grace of God, we made everything possible. Salamat sa kabila ng lahat, hindi ka bumitaw. Kahit madalas yung iritable kong mukha ang nakikita mo. Sa panibagong yugto ng buhay natin, yung chapter ng buhay na, date, the end na. Ito na yung chapter na magiging magkatuwang na tayo sa lahat ng bagay na lahat ng bagay dahil magiging isa na tayo. At simula ngayon, ipinapangako ko unang-una sa Panginoong Jesus, sa'yo at sa harap ng maraming tao, by the help and grace of our living God, na magiging mabuti at tapat akong may bahay sa'yo. Mamahalin kita at pagsisilbihan pa, pakitang lalo, sasarapan ko pang lalo ang magluto, kasama si Gabriel at ng magiging mga anak natin. Honey, magkakampi tayo. Kahit anong mangyari, hanggang sa huli, ipagtatanggol kita. Dahil ikaw ang partner ko at kabiyak hanggang sa huli. At igit sa lahat, at alam ko na ito yung pinakahihintay mo. At sasabihin ko ito ngayon sa'yo, magpapasakop na ako. Promise. Promise yan in the name of Jesus. Honey, mahal na mahal kita. Alam ng Diyos yan at hindi yun magbabago dahil alam nating pareho na God planted our love dahil hiniling natin ito sa Kanya. Simula